What's up mga karadyo? So napapansin niyo po ba may karton tayo rito? Alam niyo po ba gagawin natin? So sa malamang hindi. So yung karton po namin na to is gagawa kami ng dashboard. So kaya kami may karton. Kumbaga gamit ng karton to. Ito pampapadron natin sa dashboard natin. So, binili lang namin to sa tindahan. Kesa bumili kami ng mga mamahaling pang padron, okay na to. Kasi tatapon lang din namin to pagkatapos eh. Sayang lang, ano? Di ba? So, ayan mga karadyo. Ito na, karton yan. So, papadron tayo. Yun na nga mga karadyo. So tuloy-tuloy lang po tayo. Oops, teka lang. Kaya pa ba? Kami? Kaya pa? Abang-abang lang kayo mga karadyo. At magsisimula na po tayo. Basta idol na setup, Don Audio Love. Don Audio Love. Di daw masyadong malakas, pero pwede na. Powered by Usbong ng Alagaw. Kaya puno ng stamina. So syempre mga karadyo, uulitin ko lang ulit. Lahat po ng dashboard hindi magkakasukat ha. Syempre may kanya-kanyang laki yan eh. May ganyan-ganyan laki ng mukha yan, yung pinakamuka. So dapat yun ang papadronan natin. So kailangan natin ng talagang ano rito eh, yung tiyaga. Tiyaga sa paggawa nito, tiyaga sa pagsusukat. Boss, love boy. Yan, okay na mga karadyo, may padron na tayo. May padron tayo sa kaliwang bahagi ng ating sidecar. Ay, gumalaw pa oh. Karton lang kasi yan. So tatabasin na po natin yan, yung padron natin na yan. Stay tuned lang kayo mga karadyo. Wait, wait lang. Hulma na po natin siya sa ating plywood. So gamit pa rin kayo syempre ng maring plywood. Yan. So may dugtong po yan mga karadyo. Hindi nyo kasi mababakat talaga yan sa dashboard. Kapag ka hindi putol-putol, mahihirapan kayo. So karton lang yan mga karadyo. Karton lang.
Okay, mga karadyo, tinatapos na po. Mga karadyo, so may tabas na po kami. Ayan, nakatabas na po kami ng isa. Ayan, hanggang taas po yan, mga karadyo. Ayan, tabas po yan. So may mga korte-korte yan dun, may mga gilid-gilid. So ang gagawin nyo ngayon dyan, or gagawin namin ngayon dyan, gagawa po ulit kami ng isa pang ganito. Siyempre kailangan dalawa yan, pamakuan eh. So stay put lang kayo dyan, mga karadyo. Gagawa ulit kami ng isa pa yan. Ngayon naman mga karadyo, tatabas ulit tayo ng panibago. Siyempre doon nyo na lang siya isukat. Ay, yung sukat sa kanya eh. Ang paggagawin nyo ng padron, yung nasukat nyo na rin sa tricycle. Para sure na sukat na rin sa kabila. Siyempre after masukat yan, tabas ulit. Okay, so ayan na mga karadyo, natabas na natin. So kung mapapansin nyo mga karadyo, hindi siya kamukha nung isa. Wala yung dito niya. Kasi tatama siya sa tubo. Kaya talagang tabas yung ilalim na yan. Ayan mga karadyo, okay na yan, nakakabit na siya. Ayan, sukat na yan mga karadyo. So simpleng simple lang ano. Pero mahirap yan. Kasi matagal sukatin. Matagal magpadron. So ngayon naman mga karadyo, lalagyan natin siya ng division. Division para sa parametric. Okay, sa mga ilalagay nyo, pwede naman mga car stereo or kung ano pa mga gusto nyong ilagay, di ba? So kami, parametric lang lalagay namin dito. Anim na parametric. So anim na layer ang gagawin namin. Then ito, lagayan ng switch. So dire-diretso lang tayo mga karadyo. Stay tuned pa rin kayo. Siyempre kung di ka pa nakasubscribe dito sa aming channel, pakimpindot mo na yung kulay red dyan, yung kulay red na subscribe na nakalagay. Then pati yung bell button para palagi kang updated. Tapos pakilike mo na rin to, karadyo. Okay, magtatabas naman tayo ng 8 mga karadyo, 8 pandivision. Pandivision sa ating lagayan ng parametric sa ating dashboard. So magsusukat na tayo. Ay, magtatabas na tayo. Karadyo, bubuuin na natin siya. Ang ating left side, ang ating lagayan ng parametric. So, paki-like niyo naman mga karadyo.
mga karadyo. Susukat na tayo ng ating parametric. Kaya 8 yan, may pataan dami yan. Siyempre para maluwag. Pangit naman pag sobrang sigip yun. Hindi makakahinga parametric. Kailangan mo na push dito. Nagyabarin ko ng ating stickler. Siyempre dapat matibay pa rin mga karadyo. Sa mga di pa nakasubscribe dyan, mga karadyo, magsubscribe na kayo. At hit nyo na rin yung notification din. Ayan na. Ayan, mga karadyo, may isang parametric na tayo rito nakalagay. Diba? Ganyan lang kasimple. So, tinginin lang simple, pero medyo mahirap din talaga siyang gawin. Ubus oras. Okay mga karadyo, ayan. So ayan na, ang karadyo 1, 2, 3, 4, 5, 6 parametric kasha rito. Siyempre linis-linisin natin ng konti yan. Dapat presentable pa rin kahit pa paano. So, kung sumukat kami mga karadyo ng 1 medya. Yan, 1 medya lahat yan mga karadyo. So, kaya kami gumawa ng ganyan. Para sa curve. Yan, sa kurbada. Ito mga karadyo, sa kurbada. Okay, so kakabit na namin yan. Storbo pala to. Day 1 pa lang to mga karadyo, day 1. Day 1 ng paggawa ng dashboard. Tingin ko aabot lang day 3 to. Depende sa ano, panahon. So ayan na mga karadyo. Forma-forma na ano. Ito lagayan to ng switch. So pwede rin siyang ano, lagayan ng car stereo. Depende sa inyo kung ano gusto nyo ilagay. Kami kasi linalagay namin dito switch para hindi abot ng bata. Hindi siya maaabot ng bata pag hinatak, di ba? Kaya dito kami sa taas naglalagay ng switch. So, ayan na mga karadyo, lalagay na namin dito ng takip. Para tapos na tong left side nung dashboard natin. So para matabas na rin namin. Ewan ko lang, matatabas pa namin to ngayon. Alas 6 na kasi, gabi na. Ganyan kasi talaga katagal gumawa ng dashboard, baluri. So okay na mga karadyo. Ayan, nabuo na po namin yung left side. So yung loob po nito 8 lang. So pakitandaan nyo na lang sukat kung gusto nyo gumawa rin ng ganitong dashboard. Yung etong loob na to 8 lang mga karado. Pati to, yung lagayan ng parametric 8 lang yan. Ayan, kita nyo ba? 8 lang yan mga karado. 8. Ayan po, 8 lang yan. Then 8 rin dito. Yung lagayan ng aming switch. Pati yung kurbada. Yung curve 8 lang din yan. Pati to, 8 lang. So, dun po tayo sa kabila. Sa kabila po tayo ngayon gagawa ng medyo papaliit yung taas. Kasi hindi ho talaga pantay yung
sidecar eh. Hindi talaga pantay yung itaas ng sidecar. Papaliit talaga siya. So yun na po ang gagawin namin ngayon ito. Susukatin po namin kung kaya pa. Karadyo, itong ginagawa natin ngayon, ito yung padron ng kabila, yung sa left. So ngayon, ito yung ginagawa ko ngayon, ito na rin yung gagamitin natin padron dito sa right, yung pinakabulsa or pinaka right side ng ating dashboard. Ito na rin kasi yung sukat nun eh. Kaya ito na lang din yung gagamitin natin pang padron. So syempre, tatsahin nyo, di ba? Tatsahin nyo ito. Ayan, nakita nyo ba ito? Nakita nyo yan? So, kailangan mo may ano yan. Kailangan nating pataan yan. Kasi may tornilyo yan dyan. Sasabit yan. Kaya may ganyan kami. So, sundan nyo lang mga karadyo kung gusto nyong gumawa rin ng DIY ano nyo? DIY dashboard nyo. Yan na mga karadyo, naguhitan ko na yung ikalawang padron. So, tingin ko naman okay na yan, ansyado ko na yan. So guguhit, tatabasin natin yan, kakatering ko na yan. Mga karadyo, natapos ko na. Lalagariin naman natin ngayon siya. Lalagyan naman natin siya ngayon sa kahoy, pampapadronan natin sa plywood.